老王，Yeah. Pala, salamat nga pala sa ginawa mo para kay tatay. Isa nga kung ano man yung pinagawain natin, kalimutan mo na sana yan. Saka kung may nabitaw ako na mas sakit na salita, pasensya na. Ayoko lang naman mawala si tatay. Hindi naman kita masisisi sa nararamdaman mo, kuya. Naiintindihan naman kita. Kasi totoo naman yung sinabi mo, ako naman talaga may kasalanan kung ba't na-aksidente si tatay. Ayan, may padibo-dibo pa kasi ako nalalaman eh. Hoy, pangarap yung tatay para sa'yo. Ha? Kilala mo naman yun. Ang kulit-kulit. Gagawin na lahat para sa atin. Eh, siguro ganun din tayo, no, kuya? Ngayon ang gagawin natin ang lahat para sa isa't isa. Kuya, salamat ha. Salamat saan? Kasi alam ko ginawa mo ang lahat para kay tatay. Hindi ka sumuko. Hindi ka napagod ng tubas ka. Kahit naman yung pang-away mo sa akin, alam ko naman ginawa mo lang yan dahil mahal na mahal mo si tata. Yan, tita. Hey, tumusin ka. Kathleen, I do not trust Ramon. I feel that one day he will betray us. Ang Kong is a good judge of character. If he says he trusts Ramon, then we the family will put our trust in him. At nakikita naman ni Ang Kong na mabuting kanegosyo si Ramon. But didn't he also think that General Pacheco was also a good guy? Oo. Matagal sila magkatrabaho. So we just wait. Just like how he waited for his former business partner to betray Red Phoenix. Oh, bilis na karga na! Aalis na tayo! Sarado nyo na yan! Oh, sakay na lahat! Kayo dyan! Alis na tayo! Sarado nyo na yan! Karga na! Nadali na namin lahat to sa warehouse, Angkong. Sana, sana wag tayo ituro ng nakaw. Kung mahuli sila o makataka sa pulis, kailangan natin malaman kung sino ang bago natin kalaban. Okay, Angkong. Pagka muna. Salamat, kuya. Di ko mapakali, ah. Nangigilty ako sa nangyayari kay Tanggol na yan, eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya magnanakaw ng pera. Tapos hindi siya maaabutan at mababaril dito ni Mang Rigon. Siya pala ang binabantayan ng mga pulis dito.
Kailangan ko siya makita, Kuya. Kailangan ko malaman kung ano yung kundisyon. Kuya. Ba't tayo sarado ng mga polis yun? Di ba may kaso ako kay JP? Tandaan mo, yung kaso mo, dahil yung kay Tanggol. Saka isipin mo lang na si tatay. Maayos na siya. Paano kung magising siya, tapos alaman niya nahuli ka na, ha? Hayaan mo na yung Tanggol na yun. Mabuti nga nahuli yung hayop na yun. Bayo na yun na yung balas na dala sa'yo. Ikap ka muna. Salamat na. Ayos ah. Sarap kang upo mo dyan sa kabisera. Sabi ko na nga, abay. Nasaan ba si tatay? Ha? Tsaka yung mga tao dito, nakikita mo? Dahil yan, sa kapatid mo mabubulok na sa kulungan. Sige! Asarin mo pa ako! Asampo lang kita na makita mo yung hinahanap mo! Ano? Gusto mo? Bakit ano? Sige! Sampo lang mo ako! David, ano ba? Nasa harap kayo ng Gracia, mais nga kayo! David, umupo ka na nga! Sino ba dapat umupo dito? Ha? Sino ba dapat masunod dito? Si Tanggol? Yung kriminal? Problema sa'yo, di ka nag-iisip eh. Yan na nga bang paulit-ulit na sinasabi ko kay Tanggol. Ayan, nahuli na siya ng pulis. Paano na ngayon niya? Oh. Ano kayang ikakasyon nila kay Tanggol? Bakit hindi mo tanungin sa asawa mo? Tindeng, iniisip ko ngayon. Sana payagan tayo na makapagpiyansa. Kasi di ba kung hindi, baka mamaya habang buhay na lang makulong sa bilangguan itong si Tanggol. Aling Tess, Aling Tindeng. Sana po mapatawad niyo ako. Ako po talaga may kasalanan kung bakit ang nangyari kay Tanggol eh. Anong ibig mong sabihin? Eh kasi po, nagnakaw lang po talaga si Tanggol para matulungan kami. Para tulungan kami mapa-operahan si tatay. Sorry po talaga. Ibig mong sabihin? Kaya nakuhang magnakaw ng anak ko para lang tulungan ka? Eh, Aling Tess, paulit-ulit ko nga pong sinasabi sa kanya na huwag niyang gagawin yun eh. Pero hindi ko naman alam na tinuloy pa rin eh. Mukhang naman. Pero sana pinigilan mo yung anak ko. Tignan mo ngayon na nangyari oh. Baka mamaya tuluyan na siyang mabulok sa bilangguan. Tess, bakit parang sinisisi mo yung anak ko? Eh, sinabi nga ni Mukhang pinipigilan niya si Tanggol. Eh, kung ginawa yun ni Tanggol, dahil gusto niya. Nita, hindi ko sinisisi si Mukhang. Sinasabi ko lang, kung kayo man ang nasa kalagayan namin, hindi ka ba magagalit? Eh, sa tono ng boses mo, sinisisi mo yung anak ko eh. Teka nga. At ba kayo nag-aaway? Eh, hindi naman makatulong niya sa sitwasyon natin ngayon. Kailangan mag-isip tayo kung paano natin matutulungan si Tanggol. Halika na nga, Mukhang. Umalis na tayo. Baka madamay pa tayo. Halika na. Hello, Santino. Nay, kamusta na po si Kuya? Eto, sa awa ng Diyos. Ligtas na yung kapatid mo. Pero hinihintay lang siya magising eh. Tapos baka idiretso na siya sa presinto. Handaan mo nga ng gamit ang kuya mo. Dali mo dito. Sige po, Nay. Pumunta po ako dyan. Paano na ngayon yan, Tess?
Anong gagawin natin? Nakaligtas nga si Tanggol sa bingit ng kamatayan, pero mukhang hindi niya malulusot na itong kaso niya. Yan nga ang iniisip ko ngayon, Tingting. Hindi ko alam kung sino pwede nating lapitan para makahingi ng tulong para kay Tanggol. May mahihiga sa kamang puno ng rosas. Yung tungkol sa kasalanan. Handa po ako magpakasal sa inyo. At ngayong Miyerkules. Pag nagising na yan, diretso na kagad niya sa presinto. Gusto lang ang patungo sa buka. Mukhang malaking kaso yung hinaharap na ngayon. At na ngayon, punungin mo ng sinira ang buhay. Mukhang panahon lang po talaga sa kaso. Para pagbayaran ko lahat yung makamali ako. Merong magsusuot ng posas. Tama bang anak niyo mismo ang nahuli niyo? Ginawa ko lang kung ano ang tama ko. Bilang isang lagad ng batas. Dapat walang pinoprotektahan, kahit kapamilya mo o kaibigan. Kapag napatunayan na siya ay may sala, dapat mabulog siya sa kulungan. Kapalaran sa akin ay naghihit. FPJ's Batang Quiapo. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live.